mag-isang hinarap ni Noriko ang tagapagtanggol ng seryo na si Ashtare. Bagamat natalo niya ang halimaw sa labanan, malalim naman ang sugat na kanyang tinamo hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Miyaka, huwag kang susuko kahit anong mangyari. Hindi maaari. Noriko, gumising ka. Noriko, pakiusap. Gumising ka, Noriko! Huwag! Huwag mo akong iwan! Tuluyan ang nagpaalam si Namiyaka at ang mga tagapagtanggol kay Noriko. Hinding-hindi ako susuko. Pinapangako ko yan, Noriko. Muling tinahak ni Namiyaka ang daan papuntang Shinsaho, ang daan na naging huling handog ni Noriko sa kanyang mga kasama. Ang mga tagapagtanggol ng Genbu. Sa tuktok ng bundok, nagbukas ang pinto sa harap ng mga kasapi ng Suzaku. Pinuntahan nila ang Shinsaho na iniwan ang kinatawan ng Genbu. Mabuti't malapit na tayo sa Shinsaho! Bukas ang pinto. Bakit mabigla akong kinabahan? Chichiri! Isa na namang tagapagtanggol ng seryo ang nawala, pero wala man lang ginawa sila Nakago para gumante. Naku, ang dilim naman. At ang lamig. Kailangan na natin kumilos. Bakit biglang sumara ang pinto? Ah! Ano nangyari, Miyaka? Hindi ko alam. Natalisot ako sa isang bagay. Sandali! Gagawa ko ng aboy! Ah! Mga kalansay! Mga buto! Eh ano ngayon kung mga buto? Mga buto ng tao! Tabi! Tama, homie! Huwag kang mag-alala. The place lang to. Mga palasong niyebe. Hindi nyo na dapat hinanap ang Shinsaho. Nagkamali kayo! Teka, sino ang mga yan? Napakalamig ng hangin ang gagaling sa kanila. Hinding-hindi nyo makukuha ang Shinsaho! Sila kaya mga tagapagtanggol na seryo? Sino ba kayo? Magpakita kayo ngayon sa amin! Matapang ka ring babae. Ako si Hikitsu. Ako naman si Tomite. Kami ang nagbabantay ng Shinsaho para sa Genbu. Anong sabi nyo? Hikitsu at Tomite? Kayo ba ang 27 tagapagtanggol ng Genbu? Mga tagapagtanggol ng Genbu? Ang ibig sabihin may higit 200 taon na ang mga edad nyo. Sandali! Makinig kayo sa akin! Mga taga-Conan kami at... Miyaka! Ah! Miyaka! Ang sino mang mangahas ay mapaparusahan. Huwag kayong mag-alala. Ilang sandali na lang at hindi na niya mararamdaman ang kanyang katawan sa lamig at mabubulok na ang kanyang laman. Tiisin mo ng konti, Miyaka. Sagrado ang alam! Salamat, Tasky! Apoy ang katapat ng yelo, kaya ginawa ko lang ang nararapat. Sandali! Kakausapin ko lang sila! Pwede ba? Huwag ka nang makialam, Miyaka! Pero... Manganganib ang buhay mo pag nagpatuloy ka. Pag nangyari yun, mababaliwan na ang isinakripisyo ni Noriko para sa atin. Tigilan niyo na yan! Hindi itong oras para magligawan kayo dyan!
Mahal ko si Miyaka at nais ko siyang lumigaya. Sana'y makasama mo siya habang buhay, Tamahome. Salamat, Noriko. Tutuparin ko ang iyong mga bilin. Kailangan makalusot tayo dito para makapagpakasala tayong dalawa! Mga hangal, ang akala ba nila'y matatalo nila tayo? Bibigyan ba natin sila ng pagkakataong malaman yon, Tomite? O baka sadyang gusto na nilang wakasan ang kanilang mga buhay? Tumigil na kayo! Hindi nyo madaling matatalo mga tagapagtanggol ng Suzaku! Tagapagtanggol ng Suzaku? Kayo ba ang mga tagapagtanggol ng Suzaku? Tasuke! Sa'yo nang mayabang sa kaliwa! Ha! Sagradong alam! Mga bulating yelo na naman! Natalo mo kalaban! Natural lang yan sa mga mandirigmang makikisig na katulad ko! Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Paliit ng paliit ang gumagapo sa'yo hanggang sa mahati ang iyong katawan. Yan ang akala mo. Hinding-hindi ako patatalo sa'yo. Tamahome! Pagkakataon na namin ngayon! Tumagos lang siya. Walang bisa ang mga kapangyarihan niyo. Ano? Walang kapangyarihan sa mundong ito ang makakatalo sa amin dahil matagal na naming nilisan ang aming mga katawan. 200 taon na ang nakakaraan. Kung ganun, espiritu. Nilisan na ng 7 tagapagtanggol ng Genmo ang kanilang mga katawan? Maging ang aking kapangyarihan ay hindi sapat para talunin sila. Minsan na namin silang kinalaban, kaya't may hirapan na tayong kunin ang Shinzao sa kanila. Kung ganun, ginagamit mo lamang ang mga taga-Suzaku. Ang kailangan lamang natin gawin ay maghintay hanggang sa makuha nila ang Shinzao. Pero hindi ba pinadala mo si Ashtare para tapusin silang lahat? Wala yun sa aking plano. Hindi ko akala ay malalagasan sila ng tagapagtanggol dahil kay Ashtare. Sinakripisyo mo si Ashtare para sa iyong mga plano. Bakit? May mabuti rin naman nagawa ang isang talunan. Kahit espiritu pa kayo, hindi ko kayo urungan basta't maging patas lang ang laban! Sira ka ba? Paano magiging patas ang laban eh wala na nga silang katawan? Inaaksaya lamang ninyo ang aming panahon. Tapusin na natin ang laro, Ikitsu! Ipakita natin sa kanila ang kagitingan ng mga tagapagtanggol ng Genbu! Anong gagawin ko? Sandali! Pakiusap! Nagmamakaawa kung paraan ninyo na kami! Kailangan namin magkuha ang Shinzao sa lalong madaling panahon para matawag ang Suzaku. Gagawin ko kahit ano, sabihin niyo lang basta pumayag lang kayo. Kapag wala nang Shinzao, hindi na ako makakabalik sa Conan. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Pumapayag kami. Pararaanin niyo na kami? Kailangan mo munang pumasa sa aming pagsubok. Kung isa kang ang tunay na nahirang upang maging Suzaku, at karapat-dapat sa aming Shinzao. Payag ako! Huwag niya ka! Bakong anong gawin nila sa'yo? Huwag kayong mag-alala! Kayang-kaya ko nang lusutan ito! Kung ganun, tanggalin mo ang damit mo! Ano ba naman klase pagsubok yan? Lokohan na yata ang ginagawa ninyo eh! Mukhang seryoso pero mahihilig naman pala! Kung gusto nyo, huwag na natin ituloy ito! Sige, para matapos ng lahat! Teka! Ibigit nyo mga mata nyo! Ang alam ko, hanggang dito lang ang tinatanggap ng Board of Censors. Akala ko magbabawas ka pa eh. Tumayo ka lang dyan at huwag kang gagalaw! Nanginginig na ako sa lamig!
Bakit nila ginagawa yan? Hindi niya makakayanan ni Miyaka. Kung ikaw nga ang tunay na nahiram, makakayanan mo ang lahat. Ang lamig-lamig. Naninigas ng aking katawan. Para akong tinutusok ng 1,000,000 karayon. Itigil niyo na yan! Mga hangal, ni hindi niyo nga napansin ang harang na ginawa namin sa paligid niyo. Maging ang inyong apoy, hindi kayang tunawin yan. Ngayon, kung ikaw nga ang tunay na nahirang, makakayanan mo yan at makakawala ka. Sige na, sige na! Tama na, Miyaka! Mapapahama ka lang! Miyaka... Naging yelo na siya! Titigil na siya sa paghinga. Pagkaraan lang ng ilang minuto, nakapanghihinayang. Miyaka! Hindi ako makahinga. Katapusan ko na ba? Tandaan mo, anumang kahinaan ang taglay mo, hindi pa rin ito malalampasan ang kabutihan ng iyong puso. Kaya huwag kang susuko, kahit ano pang mangyari. Sana'y maging maligaya ka habang buhay. Noriko. Tama ko, Mae, tingnan mo yun! Nakita mo ba yun, Tomite? Oo. Nakita ko ang pulang liwanag na nakabalot sa paligid ng babaeng yun. Parang liwanag na alab. Yun ang alab ni Suzaku. Nakakainis ka naman, Miyaka. Bakit ba palagi mo na lang ako pinag-aalala? Tama, homie. Pwede bang alisin mong kamay mo? Nag-aalala lang naman ako eh. Paano ka nga pala nakawala sa yelo, Miyaka? Hindi ko alam pero naramdaman ko ang pulseras ni Noriko na binibigyan ako ng lakas. Si Noriko lang ang may lakas na kumawala sa yelo, kaya palagay ko binabantayan pa rin niya ako hanggang ngayon. Hindi. Hindi lamang yun ang dahilan. Salamat sa iyong ipinamalas sa amin, mahal na Suzaku. Aba, teka! Nagbago na yata iip ng hangin ngayon, ha? Ipinamalas? Ibig niyo sabihin? Patawarin niyo ang aming kagaspangan. Kung ganun, pararaanin niyo na kami ngayon? Oo, at sasamahan na rin namin kayo patungo sa lugar ng Shinsaho. Diba? Oo, tama nga siya. Ang pintuang ito ay nakasusi sa aming isipan. Ganting pinto ito, ah. Binabantayan namin ito ng mahigit 200 taon na ngayon. At ngayon na lang namin ito uli bubuksan. Sa likod dito nakahimlay ang Shinsaho.
ganda! Hayo na, Shinsaho! Maaari bang ikaw na lamang ang sumunod sa amin? Ha? Sige! Ang sama naman ng mga ito! Che! Amo na! Sa wakas, mapapasamin na rin ang Shinsaho. Baka sumobra ka sa paglalakad. Sa wakas! Ang palamuting yan ay isinuot ng aming mahal na Genbu sa seremonya para tawagin ang Genbu. Ang kanyang kapangyarihan upang tawagin ang mga tagapangalaga ay nakapaloob sa mga palamuting yan. Nakuha ko na! Nakuha ko na rin ang Shinsaho sa wakas! Ngayon matatawag ko ng susako at matutupad ng aking mga pangarap. Kapag natawag ko ng susako, ipababalik ko si Julie sa aming mundo at ako naman ay maiiwan na sa mundong ito. Kapiling ang aking mahal na si Tamahome. Tiyak na matutuwa si Hotohori. Noriko, nakuha ko ng Shinsaho. Ipagpaumanhin mo. Ikinalulungkot kong sabihin, pero hindi yan sapat para tawagin ang Suzaku. Ha? Ano? Bakit? Ang alam ko, gagana lamang ito kapag kasamang isa pang Shinsaho na nakatago sa Siren na nasa kanluran. Oo nga. Tama! Ang sabi nga pala ni Tycoon, pumunta muna tayo sa Hokan. Ibig sabihin, may pupuntahan pa tayong isa. Di ba dapat ipinaliwalag din niya sa atin nung una pa? Palagay mo tama? Ang kasal ko! Ang mga pangarap ko! Nasiraan na siya ng bait? Hayaan niyo na! Sama-sama pa rin tayong pupunta sa Siro, hindi ba? At isa pa, nakuha na natin ang isa, yun ang mahalaga. Ngiti naman dyan! Ha? Oo nga, no? Tsak na magtatagumpay uli tayo! Tamahome! Ano pa bang hinihintay niyo dyan? Hindi ba kailangan pa natin pumunta ng Siro? Ha? Tayo na, bago pa ako makalimot. Pagkatapos makuha ng mga taga-Suzaku ang Shinsaho ng Genbu, napag-alaman nilang kailangan nilang isa pang Shinsaho na nakatago sa Siro sa kanluran. Muli sila maglalakbay dala ang mga alaalang iniwan ni Noriko sa kanilang mga puso. May disyerto sa timog sa bahagi ng Hokan na maaari niyong tahakin upang madali niyong marating ang Siro. Anong nangyayari sa inyo? Wala naman. Nantupad na namin ang aming misyon dito sa lupa. Isasara namin ang pintuan at babalik kami sa kalangitan. Matagal na panahon na rin. 200 taon. Siya nga. Mag-iingat kayo. Paalam. Kahanga-hanga, patuloy pa rin silang tapat sa nahirang na Genbu hanggang sa kabilang buhay. Sana lang nakausap pa natin sila na matagal. Habang pinagmamasdan ko sila, may naisip ako. Hindi ba kayang buhay ng Suzaku ang mga namatay na? Palagay ko'y labis na ang iyong hinihingi. Magpasalamat na lamang tayo sa mga biyayang nakukuha natin at matuto sa mga aral na napupulot natin sa ating paglalakbay. Pero sigurado kung hindi ako pababayaan ni Noriko, binabantayan niya ako hanggang sa kabilang buhay, gaya ng 2 tagapagtanggol ng Genbu sa kanilang nahirang na Genbu.